Tagaktak ang pawis ni Francis matapos ang maghapong pagtatrabaho sa ginagawang tulay sa kanilang lugar. Isa kasi si Francis sa mga magigiting na construction worker na maswerteng nakuha para gumawa sa loob ng halos isang buwan ng pagbabanat ng buto roon. Malaki-laki na rin ang maaaring sahuri ng lalaki. Masipag naman kasi talaga ang lalaki. Ni hindi nga rin siya lumiliban sa pagpasok kahit na kung minsan ay may sakit siya. Uwi na ako. Hindi muna siguro ako mag-overtime ngayon. Misis ko muna ang uhunahin ko. Tinabihan siya ng kaibigang si Kaloy habang sila ay sandaling nagpapahinga sa gilid ng kalsada. Uwi na rin muna ako. Kinatamad na ako mag-overtime eh. Tama naman yan eh. Magpahinga rin kung paminsan-minsan, no? Nako, sabi mo yan sa sarili mo. Sobrang sipag mo kaya. Wala kang absent tapos puro ka overtime. Baka mamaya niyan eh, sa sobrang sipag mo, paggising ko, kaharap mo na si Jesus, ha? Uy, huwag naman. Alam mo naman na kaya ko lang to ginagawa kasi malapit ang mga nakangkumari mo eh. Ay, oo nga pala, no? Sa susunod na buwan na pala mga anganak si Maring Jessa. Eh, pre, may iniisip ka na bang pangalan ng anak nyo? Si Jessa na bahala dun. Siya ang ina eh. Basta, ikaw, ha? Ninong ka kagad sa binyag ng anak ko, ha? Eh, wala namang problema eh. Madali lang namang magtago sa Pasko. Nagtawa na ng dalawa. Matagal nang magkaibigan si Francis at Kaloy. Nasa elementarya pa lang sila, ay sanggang dikit na talaga sila. Halos kilala na ng dalawa ang pagkakabuhol ng bituka ng bawat isa. Kung anong alam ng isa, alam din ng isa. Parang magkapatid na nga rin maituturing. Matapos ang sandaling pagpapahinga, ay dumaan muna ang dalawa sa pamilihan bago umuwi. Bumili si Francis ng paboritong mangga ng kanyang asawa. Maasim kasing pagkain ang pinaglilihian ng babaeng si Jessa. Nang papalis na sila ng pamilihan, isang ginang ang lumapit sa kanila. Hindi pa naman katandaan ang ginang. Mga nasa 40 hanggang 45 pa lang yata ang edad ng babae. Nakasuot ito ng kulay puting bestida. Maayos ang pagkakatali ng buhok at mukha yung mayaman. Kinausap ng ginang si Francis. Nagdadalang tao ang iyong asawa, tama ba? Napaayos ng upo ang lalaki nang marinig yun mula sa matandang hindi naman niya kilala. Nakakatinginan sila ng kaibigang si Kaloy. Nagtataka dahil hindi naman nila kaano-ano ang matanda. Sino po ba kayo? Paano niyo po nalaman ang tungkol sa pagdadalang tao ng asawa ko? Ngumiti lang ang matanda sa kanya. Magaan ang pakiramdam ni Francis sa ginang. Hindi niya rin alam kung bakit. Alagaan mo ang iyong asawa. Ang iyong anak ay magdadala ng swerte sa buong baryo. Pagkatapos magsalita ng matanda ay agad-agad na rin itong umalis. Naiwang litong-lito si Francis at Kaloy. Pareho silang naguguluhan sa sinabi ng ginang. Pre, nanay ba ni Jessa yon? Balu, paanong nanay yon eh? Patay na yung nanay ni Jessa. Eh sino yun? Bakit may alam siya? Ewan ko nga rin eh. Hindi ko talaga siya maalala. Pero alam mo kung anong nakakatawa? Ang ganang pakiramdam ko sa ginang na yon. Napapailing na lamang si Francis. Isang malaking palaisipan sa kanya ang pangyayaring yon. Maya-maya lamang ay nagdesisyon na rin na umuwi ang magkaibigan. Nagiwalay na sila ng landas. Nang makarating na sila sa kanto, pag-uwi ni Francis, inabutan niya ang kanyang asawa na nasa bakuran. Nagluluto na ito ng makakain nila para sa hapunan. O mahal, sabi ko huwag ka na masyadong kumilos eh. Baka mamaya mapaano ka pa niyan. Ako na. Mahal naman, hayaan mo na ako. Alam ko na pagod ka sa trabaho. Yung oras na pahinga, ipahinga mo na lang. Umupo ka dyan at manood ka na lang sa akin. Isa pa, hindi naman sobrang bigat ng gawain na ito eh. Sigurado ka ha? Eh, nag-aalala lang naman ako sa'yo eh. Ayos lang ako. Tsaka sabi nila, dapat ang buntis, hindi lang lagi nakahiga o nakaupo. Dapat kumikilos-kilos din. Eh, kung sa bagay, basta, huwag ka masyadong magpapakapagod ha. Kapag wala ako rito, mahirap na. Alam mo naman, ikaw lang mag-isa rito sa bahay. Baka mamaya, mapaano ka eh, nasa trabaho ako.
Huwag mo na akong intindihin, no? Ayos lang naman talaga ako. Oo, siya nga pala, mahal. Kanina, habang nagpapahinga kami ni Kaloy, alam mo ba may lumapit na babae sa akin? Ang sabi niya eh, magiging swerte daw sa atin ang anak natin at sa buong baryo. Hindi ko yung kilala ha. Bigla na lang siyang nagsabi ng ganun. Hala, may kumausap din sa akin kahapon sa palengke. Matandang babae rin siya. Parang hindi naman siya ganun katanda. Siguro mga 50. Inapush niya yung tiyan ko. Tapos sabi niya, ingatan ko raw yung bata kasi ang anak natin ang magsisilbing liwanag daw ng lahat. Mukhang mayaman? Oo, mukhang mayaman. Tapos, hindi man lang ako natakot o kinabahan sa kanya. Eh baka iisa lang yung babaeng kumausap sa'yo at kumausap rin sa amin. Pero, sino naman kaya yun? Hindi kaya anghel ang babaeng yun? Baka binabaspasan ng anak natin. Diyos ko, sana nga. Palaisipan pa rin para sa mag-asawa kung sino ang ginang na yon. Hanggang sa bago sila matulog, ay napag-uusapan pa rin nila ang babaeng yon. Mabilis na lumipas ang mga araw. Mangyayari na ang pinakahihintay na mag-asawa. Nasa trabaho si Francis noong mga sandaling manganganak na si Jessa. Sobrang saya ng kanyang puso. Kaya naman, dali-dali siyang nagpaalam sa kanilang boss at agad din naman siyang pinayagan nito. Pambayad lamang sa kumadrona ang naipon nila dahil masyadong mahal sa ospital. Kaya sa bahay lang din nanganak ang babae. Pag-uwi ni Francis, nasa labas pa lang siya ay narinig na niya ang iyak ng sanggol. Isang lalaking sanggol ang iniluwal. Kamukhang kamukha ng ama. Mahal, ang anak natin. Maluha-luha pa ang babae sa sobrang saya. Ang gwapo ng anak natin. Parang ako. May niisip na akong pangalan. Kahit ano, mahal. Ikaw may karapatan dahil ikaw naman ang ine. Ang ipapangalan natin sa kanya, Simon. Mula sa paborito kong libro na sulat ni Jose Rizal. Siya si Simon, mahal. Ang ganda ng pangalan. Tunog bayani. Maingat na kinarga ni Francis ang sanggol. Nung hapon na yon, ay punong-puno ng pagmamahal ang kanilang bahay. Lalo pat isinilang na nga sa mundo ang kanilang inspirasyon. Mas naging ganado sa buhay si Francis. Mas naging positibo ang kanyang pananaw mula nang dumating sa kanila ang batang si Simon. Bukod pa roon, kinagigiliwan din ng lahat ang bata. Paborito ito lalo na ng matatanda. Ilang taon ang nakalipas. 7 taong gulang na ang bata. Hindi gaya ng ibang bata, si Simon ay matalino. Naiintindihan na niya ang sitwasyon ng kanyang pamilya sa murang edad pa lang. Ngunit kahit nakakalamang sa ibang bata, ay nanatiling magalang si Simon. Maganda ang pagpapalaki ni Francis at Jessa sa bata. Dahilan para mamulat ito sa payapang kaisipan. O anak, kapag gabi na ay huwag ka na masyadong lumayo ha. May gumagalang aswang ngayon sa bawat barangay eh. Nangunguha raw ng bata. Baka mamaya makuha ka. Naku, ang gwapo-gwapo mo pa naman. Mahal naman, hindi mo dapat sinasabi yan sa anak natin, no? Bata pa yan, baka mamaya yan eh, matakot ng lumabas ng bahay yan. Papa, gusto ko pong makita ng aswang. Napangisi si Jessa at natawa na lamang. Ayun pa yung natatakot? Hinawakan ni Francis ang ulo ng bata at hinaplos-aplos. Anak, bata ka pa para sa mga ganong bagay, no? Yung mga aswang na yan, hindi yan... Man, mas magandang sinasabi sa bata ang totoo. Huwag natin siyang itulad sa ibang bata na ginagawang mangmang. Alam ko na alam mo ang tungkol sa pangangaswang sa kabilang barangay. Huwag tayong magsisinungaling sa bata. Matalinong anak natin. Kahit hindi mo sabihin ang totoo, malalaman at malalaman niya yan. Napakamot sa ulo si Francis. Eh, nag-aalala lang naman ako kasi masyado pang bata ang anak natin. Naiintindihan ko naman yun, pero magtiwala ka sa anak mo. Kahit bata pa siya, nakakaintindi na siya sa ibang bagay. Di ba Simon, anak? Opo, ang totoo po niyan pa. Narinig ko na po yung kwento ng aswang kay Aling Maring. Totoo nga raw po ang aswang. Alam niyo pa,
Kahit 7 taon pa lang po ako, lalabanan ko po ang aswang. Sige, papayagan na kitang marinig ang aswang-aswangan na yan. Pero hindi mo pwedeng labanan, ha? Bata ka pa. Wala kang laban doon, anak. Tama ang papa mo. Bata ka pa. Hindi pwedeng sa'yo ang pakikipaglaban o pakikipag-away. Ang mabuti pa, doon ka muna sa bakuna natin at ligpitin mo na yung mga laruan mo. May pag-uusapan lang kami ni papa mo. Opo, mama. Dali-daling tumakbo palabas ang bata. Napabuntong hininga na lamang si Jessa habang nakatingin doon. Eh, mahal, ano ba talaga nangyari doon sa kwento-kwentong aswang na yan? Umupo ang babae sa luma nilang upuan at naghawi ng buhok. Sa pagkakasabi sa akin ng asawa ng best friend mo, may isang bata raw ang muntikan ng matangay ng aswang. Sigurado ba silang aswang yon? Eh, wala namang napapabalitang may aswang dito sa atin noon eh. Aswang daw talaga, sabi ng mga nakakita. Naglalakad lang naman daw kasi yung bata galing school. Naka-uniforme pa nga. Tapos, bigla raw hinila papunta sa dilim. Mabuti na lang, yung bata ay marunong. Kinagat daw ng bata sa kamay yung aswang. Pagkabitaw sa kanya, ayun, takbo siya paalis. Sakto naman na naglapitan ng mga tao. Nakita nila yung itsura ng aswang ng ilawan nila. Nakakatakot daw. Eh kung totoo nga yun, di dapat doble ingat kayo rito ni Simon. Nako, mahal, mga bata pala yung punterya ng mga yan. Kapag napadaan nga ako sa bayan, bibili ako ng pangontra. Mahirap na, no? Mas maganda na yung handa tayo. Alam mo, tama ka, mahal. Huwag ka mag-alala. Kapag nakasahod na kami dun sa bahay na ginagawa namin mamaya, bibigyan kita ng pambili. Aba, maraming salamat, mahal. Bago gumabi ay pumunta muna si Francis kay Kaloy. Makikibalita ang lalaki kung nakapagbigay na ba ng sahod. Pero pagkakita niya palang sa mukha ni Kaloy, halatang hindi maganda ang balita na sasabihin ito. Oh, huwag ka na magsalita. Alam ko na sasabihin mo. Eh wala pa rin kasing sahod daw para sa linggong to, pre. Pampira yung bus natin, oh. Ginawa pang dahilan yung insidente ng aswang para hindi tayo pasahurin, eh. Ha? Bakit? Ano bang sabi? Natatakot daw pumasok sa barangay natin yung Chinese na yun. Baka raw maaswang siya. Kuripot lang kasi. Ay nako. Ayaw mo na. Sigurado ko na bukas eh pupunta rin yan. Aba, kapag hindi niya siya bumalik, aangkinin natin yung bahay niya. Malapit na matapos yun eh, no? Mas ayos pakitaan natin nung nasa tuloy pa tayo eh. Pero alam mo pre, pakiramdam ko, maalas ang tuloy na ginawa natin eh. Kasi mula nang magawa yan, lagi na lang ako nakakarinig sa mga tsuper na may nakikita silang aswang. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang nagtayuan ang balahibo ni Francis. Kinabigla niya ang sinabi ng lalaki. Aswang na naman? Oo pare, lagi raw. Siguro hindi mo lang naririnig kasi busy ka masyado eh. Pero ako na malapit sa tulay, may naririnig akong kwento-kwento. Bukod pa rin sa batang muti ka na makuha ng aswang, ah. Palagay mo, ginagawang tambayan ng mga aswang ang tulay? Oo, kasi naman pare, no? Sobrang mapuno yung paligid nun. Madilim pa. May ilaw nga, hindi naman matino. Tinipid na naman kasi tayo ng lokal, eh. Nakakatakot pala ngayon, pre, no? Kaya nga yung inaanak kong si Simon. Huwag nyo na muna masyadong palayuin, ha. Mamaya niyan eh, machempuan yung batang yun, Diyos ko. Mawalan pa ako ng poging inaanak. Huwag ka mag-alala, pre. Hindi naman namin pinababayaan si Simon eh. Eh pre, ikaw, ayaw bang magkaanak? Mag-anak ba ka mo? Nakko, ayaw ni Donnie. Napapraning. Baka raw aswangin siya. Ewan ko ba. Mga babae ngayon, magulo utak eh. Eh, pagpasensyaan mo na lang muna. O paano? Uwi na muna ako sa amin, ha? Baka hinahanap na ako ng mag-ina ko, eh. Balitaan mo na lang ako kapag nagbigay ng amo nating incheck. Tinapik na ni Kaloy ang balikan ni Francis. Kumuhi pa nga ang lalaki bago siya tuluyang makaalis. Nang makauwi siya sa kanilang bahay, ay naabutan niyang nakahiga si Simon sa papag. Nataranta ang lalaki na makitang nakakumot ito nang tila ba nilalamig. Mahal, anong nangyari?
nilalagnat. Masyado yatang napagod sa kakalaro eh. Eh, mataas ba yung lagnat? Ayos lang ba siya? Ayos lang naman siya, mahal. Hindi naman ganun kataas yung lagnat niya. Baka kailangan niya lang makapagpahinga. Alam mo naman ang batang yan eh. Walang tigil sa kakalaro. Ay, naba naman kaagad ako. Eh, kumain na ba kayo? Si Simon, kumain na. Pero ako, hindi pa. Hinihintay kita eh. Naupo si Francis sa gilid at dismayadong bumuntong hininga. Pasensya na, mahal ha. Wala pa kasing sahod eh. Ang kunat ng amo naming incheck. Eh, natakot daw pumunta rito kasi may aswang. Eh, siya nga pala, mahal. Kanina na naman pala, may munti ka na naman. Nababahala ang mukha ni Jessa nang maupo ito sa harapan ng lalaki. Munti ka na, alin? Munti kang may mawalang bata. May bata na namang nakatakas kanina sa aswang. Buti, kasama ng bata yung nanay niya. Eh, anong oras nangyari yun? Kanina lang, pagsapit ng gabi, mga 6 siguro. Doon daw sa tulay, yung ginawa niyang tulay. Nakaka-alarma na yung aswang na yan ha. Wala bang ginagawang hakbang ang kapitan natin? Hindi niya maganda para sa kabataan eh. Eh, ano pang maasahan mo sa kapitan? Dead man lang ang taong yun. Aba, nasigawan pa nga raw yung mga nagsumbong eh. Napatingin ng lalaking si Francis sa kanilang anak na natutulog. Nababahala siya para kay Simon. Mabuti na lang pala, wala kaming trabaho. Kahit na papano eh, mababantayan ko kayo. O sige na, kain ka na muna. Magsasandok lang ako. Sige, maraming salamat, mahal. Hindi na nawawala sa isipan ni Francis ang nangyayari sa kanilang lugar. Dati siyang hindi naniniwala sa aswang. Pero mula ng maraming tao na rin ang nagre-reklamo, maging siya, kinikilabutan na rin. Pagkatapos kumain ay naghanda na rin sila sa pagtulog. Inilagay na ni Francis ang kanilang anak sa sarili nitong papag. Habang silang mag-asawa naman ay nasa ibaba. Sa tabi ng papag ay may bintana na napakadali lang buksan kahit nasa labas. Nakalimutang isa riyo na mag-asawa. Nakatulog si Francis at Jessa. Pero mga bandang 2:00 ng madaling araw ay nagising ang babae. Nakakaramdam kasi siya na parang may malamig na hangin pumapasok. Yung pala, may nagbukas na ng kanilang bintana. Pagsilip ni Jessa sa papag ng bata, nakita niya ang isang aswang na nasa aktong bubuhati na ang kanilang anak palabas ng bintana. Bitiwan mong anak ko! Nagising si Francis sa lakas ng sigaw na iyon ni Jessa. Napabangon din ang lalaki at bumungad sa kanila ang aswang. Kalahating katawanan nito ang nakapasok sa bintana. Subukan niyong lumapit. Lalapain ko ang anak ninyo. Binuot na ng aswang ang bata. Pero masarap pa rin ang tulog ni Simon. Dumampot na ng pamalo si Francis nung mga sandaling yon. Nang lalapitan na siya, ay biglang nataranta ang aswang. Nabitiwan nito ang bata at nanlaki ang mga matang nakatingin kay Simon. Hindi, hindi maaari. Ang batang ito ay... Unti-unting lumabas ng bintana ang aswang na parabang takot na takot. Nagmamadaling umalis ang aswang na iyon at gumapang pa sa madilim na halamanan. Walang sinayang na pagkakataon ng lalaking si Francis. Kinuha niya agad si Simon sa papag. Nang makabuelo ay lumabas siya ng kanilang bahay. Hawak-hawak pa rin ni Francis ang tubo. Mahal, may dala ka bang bawang? Oo, mahal. Pupunta tayo ng barangay. Ipapaalam natin itong nangyari. Bit-bit ang nilalagnat na si Simon ay tumakbo ang mag-asawa patungo sa barangay. Wala nang katao-tao sa daan, pero hindi sila nagpakita ng takot. Tao po! Tao po! Paulit-ulit na sinigaw ni Francis yon, hanggang sa may lumabas ng isang tanod na tila kagigising pa lang. Ano ba? Ang ingay mo! Alam ang problema mo ha? Natutulog kami! Nasaan si Kapitan? Kailangan ko siya makausap! Tumingin ang tanod sa bitbit ni Jessa na batang si Simon. Itatakbo niyo ba sa ospital yan? Eh, wala naman kami sasakyan. Sira ang tricycle. Nasaan si Kapitan? Kailangan niya gumawa ng aksyon. Inaswang na ang anak ko, narinig mo ba?
Inaswang ang anak ko! Galit na rin si Jessa sa mga pagkakataong yon. Kaya naman, napilitan na ang tanod na buksan ang gate. Naguguluhan yon habang nakatingin sa mag-asawa. Kapitan! Kapitan! Isang matandang lalaki ang lumabas sa pintuan ng barangay. Pagkakita pa lang ng kapitan sa bata, tila nagulat na ito at nailang. Hindi ito lumapit sa kanila. Anong kailangan niya? Kapitan, totoo ang aswang. Inaswang ang anak ko. Baka nasa paligid pa ang aswang. Nakikiusap ako. Hulihin niyo ang aswang. Huwag niyo nang hintayin na may mangyari pa sa mga bata. Gumawa na kayo ng aksyon. Hindi totoo ang aswang. Umalis na kayo. Ilayo niyo sa akin ang batang yan. Kapitan! Sa pulis kayo humingi ng tulong. Kahit kailan talaga, wala kang kwenta. Pinagsaran sila ng pintuan ng kapitan. Sumimangot naman sa kanila ang tanod na naroon. Umalis na rin sila sa barangay dahil sa sobrang pagkadismaya. Ang tangi na lang na mapupuntahan ay ang kaibigan nilang si Kaloy. Malalakas ang bawat pagkatok na ginawa ni Francis. Palingon-lingon naman sa likuran si Jessa kung may nakasunod ba sa kanilang aswang. Mga ilang segundo lang, pinagbuksan na sila ng mag-asawang Kaloy at Donna na kapwa kagigising lang. Pero namulagat ang mata nila nang makitang bit-bit ni Jessa ang bata. Oh, pre! Anong nangyari? Pasok! Pasok! Inaswang si Simon kanina, pre. Munti ka na siyang kunin. Buti na lang, umalis ka agad yung aswang. Gagi ka! Nasaan na yung aswang? Saan pumunta? Ewan ko. Bigla na lang tumakbo eh. Oye, pre. Kalma ka muna. Baka ma-high blood ka na naman eh. Ligtas kayo rito. Mahal, Donna. Pakitimplaan mo nga ng kape si pare oh, para kumalma. At si kumarin na rin. Agad namang sumunod sa lalaking asawa si Donna. Pre, malala na ang sitwasyon. Nagbabahay-bahay na yata yung aswang na yun eh. Eh dapat talaga, maaksyonan na ito. Hindi pwedeng ganyan palagi eh. Kawawa mga bata. Ay nako pare, walang kwenta yung kapitan natin. Pumunta kami ron pero pinalis kami kaagad. Ang sabi ni Jessa habang ito'y abalang inaasikaso ang anak sa papag nila Kaloy. Kung sa mga pulis kaya? Eh mas lalong walang pakialam ngayon. Hindi naman sila naniniwala sa aswang eh. Kung wala naman tayong maasahan, mga residente na lang ang magkaisa. Pwede rin yung sinasabi mo, Mare, pero... Ha? Naudlot ang sasabihin ni Kaloy nang biglang magkamalay ang batang si Simon. Mainit pa rin ang katawan nito kahit napunasan na ng maligamgam na tubig. Anak, ano? Okay na bang pakiramdam mo? Seryosong nagangat ng tingin ng bata sa kanila para itong matanda akong makatitig. Ma? Pa? Huwag na po kayong lalapit kay Kapitan Chavez. Nagkatinginan silang apat na tila ba naguguluhan sa sinabi ni Simon. Anak, bakit si Kapitan Chavez kagad ang nasa isip mo? May masakit ba sa iyo, anak? Ma? Pa? Hindi na po kayo dapat lumapit kay Kapitan Chavez kasi po, ano po? Pre, ganyan talaga mga bata kapag nilalagnat. Kung ano-ano sinasabi... Ha? Totoo sinasabi ko, Ninong Kaloy. Si Kapitan Chavez ay hindi mabuti. Isa siyang masama. Ma, pa, si Kapitan po, aswang. Napanganga ang mag-asawa sa kanilang narinig. Hindi nila alam kung bakit yun ang sinabi ng bata. Pero pakiramdam nila, may hindi talaga pangkaraniwan sa nangyayari. Simon, anak, ano ba yung sinasabi mo? Alam ko po, muntikan na akong makuha ng aswang kanina. Pero natakot po sa akin yung aswang. Ganon din po si Kapitan. Ma, pa, takot po sa akin ng mga aswang. Sabi ng matandang nakausap ko noon nakaraan, ililigtas ko raw po ang mga batang katulad ko. Dahil sa mga sinabi ni Simon, ay sinubukan na lamang sakyan ni Francis ang sinasabi ng anak. Sino matanda sinasabi mo, anak? Pwede mo ba siyang ilarawan? Maayos po siya tingnan. May alahas po sa katawan. Mukha po siyang maraming pera. Pero magaan po ang loob po sa kanya nung kausapin niya ako eh. Akala ko nga po, lola ko siya eh. Pero ang sabi niya, isa raw siyang instrumento ng kabutihan. At ako raw po ang napili niya.
Pre, yung sinasabi ng inaanak ko parang yung babae na nakausap natin dati ah. Sang-ayon si Francis doon. Noong mga sandaling yon, naniniwala na si Francis na may nais talagang ipahiwatig sa kanyang anak. Na ang mga sinasabi talaga ni Simon ay may laman. Anak, may iba ka pa bang alam? Papa, marami pong aswang sa probinsya natin. Nararamdaman ko po eh. Pero karamihan sa kanila, nag-aanyong tao, nakikialubilupos ng mga tao at nagpapanggap. Eh, naanak, matutukoy mo ba yung isang tao kung aswang o hindi? Opo, Ninong. Kagaya na lang po ni Kapitan, naamoy ko po siya. Malansa yung amoy ng aswang eh. Pre, mukhang may kakaibang kakayahan tong anak mo ah. Palagay ko, pare, anghel talaga yung babaeng nakausap natin dati. Biniyayaan niya ng kakaibang kakayahan yung anak mo, pre. Magkahalong kaba at tuwa ang nararamdaman ni Francis at Jessa sa mga pagkakataon na yon. Kinakabahan sila dahil batid nilang hindi magiging normal ang buhay ni Simon. Tuwa dahil sa murang edad, ramdam na mag-asawa na si Simon ang magiging pag-asa ng baryo laban sa mga sinasabi nitong aswang. Ma, pa, kailangan pong makulong si Kapitan Chavez. Masama po siya eh. Aswang po siya. Anak, alam mo kasi, kailangan muna natin ng patunay eh. Hindi natin sila pwedeng ipakulong kung wala tayong ipapakitang ebidensya. Sa ngayon, kailangan mo munang magpahinga. Kami na ni Ninong Kaloy mo ang bahalang gumawa ng paraan, ha? Tumangutang ulang ang bata. Maya-maya lang ay bumalik na yon sa tulog. Bumaba na rin ang lagnat ni Simon. Pagkatapos nun, tumambay si Francis at si Kaloy sa tapat. Tahimik lamang silang napapaisip sa natuklasan nila kay Simon. No pare, hindi ko akalain na ito na pala yung sinasabi ng babaeng yun, no? May dahilan pre kung bakit si Simon nung pinili nila. Siguro dahil napakalinis ng kalooban niya at mababait din yung mga magulang. Tapos may gwapo pang ninong. Sinabit mo pa talaga sarili mo ah. Pero nakakabahan pa rin ako eh. Oh, bakit na naman? Eh, bata pa si Simon pre. Dapat naglalaro lang siya. Pero mukhang magbabago na yung takbo ng buhay niya. Bakit kasi hindi na lang sa akin ibinigay yung kakayahan na yun? Eh, bata ka pa ba? Eh, sa bata nga gusto ng babae. Lumakad ang mga araw na natiling tahimik ang mag-asawang Francis at Jessa. Hindi nila pinapaalam na may kakayahan si Simon na tumukoy ng aswang. Sa halos isang linggo ay hindi nila napapansin ang kanilang kapitan sa barangay. May nakapagsabi sa kanila na ang kapitan daw na si Chavez ay nagbakasyon. Maraming nainis sa kapitan. Nagawa pa kasi nitong mag-relax sa ibang lugar kahit napalala na ng palala ang sitwasyon. Isang bata na kasi ang nadukot ng aswang at hanggang sa puntong yon ay hindi pa rin natatagpuan. Paniniwala ng iba, kinain na ng aswang ang batang nawawala. Bre, ano kaya kung sabihin na natin sa mga tao na may kakayahan si Simon na makakilala ng aswang? Para naman tayo na lang ang gumawa ng hakbang, pre. Wala tayong asahan sa barangay eh. Wala yung kapitan natin. Pre naman, hindi mo ba naiisip? Kapag maraming nakakaalam ng kakayahan ng anak ko, eh mas magiging magulo. Lalo na yung buhay niya. Parang pupunta sa bahay para lang magtanong. O kaya naman, baka lalo siyang pag-inita ng mga aswang. Eh, hindi mo ba naiintindihan, pre? Sabi nga ng anak mo, iniiwasan siya ng aswang. Takot sa kanya. Kita mo nga, oh, nung dali niyo si Simon sa barangay noon, natakot si Kapitan. Ayun, umalis. Ngayon, wala pa rin. Pati na rin yung aswang na dapat tatangay kay Simon. O di ba tumakbo? Eh, pre, hindi mo pa rin ako maintindihan eh. Ama ako. Hindi ko itataya ang buhay ng anak ko para sa iba. Mas maigi pang umisip ng ibang paraan para matigil niya yung mga aswang na yan. Eh, ikaw ang bahala. Ako lang naman eh, nagbibigay ng suwestyon. Habang nakatambay sa bakuran, ay isang batang lalaki rin ang tumakbo palapit sa kanila. Lumapit yon kay Francis at may isinumbong.
Kuya, kuya! Kuya Francis! Isibon po! Nandun po sa bilyaran! Sumisigaw po siya ng aswang daw po si Kapitan Chavez! Halos sumakit ang ulo ni Francis nang marinig yon. Okay, tamo! Anak mo na mismo gumagawa ng paraan, ha? Nagmamadaling tumakbo ang dalawa patungo sa bilyaran. Nang makarating sila roon, ay agad na kinuha ni Francis ang bata. Pangiting-ngiti pa ito ng pilit habang humihingi ng paumanhin sa mga naroon. Pasensya na ko kayo. Malakas lang po talaga ang imahinasyon ng anak ko eh. Ituloy nyo na ho yung paglalaro. Aalis na sana sila nang biglang may magsalita na isa sa mga lalaki. Paano kung tama nga sinasabi ng batang yan? Lalo na ngayon, wala nang mawala sa barangay si Kapitan eh. Aba, lumala ang pangangaswang. Oo nga ano? Ano sa tingin nyo? Maigi siguro, imbestigahan niyang si Kapitan. Napapailing na lamang si Francis. Hindi niya inakala na madaling maniniwala ang mga tao kay Simon. Bago pa sila tanungin ng kung ano-ano, ay naglakad na rin sila palayo. Anak naman, bakit mo naman yung ginawa? Alam mo naman di ba na ayaw namin ng mama mo na gawin mo yon? Napapayuko na lamang ang bata. Eh kasi papa, nanaginip ako kagabi. Ang sabi ng panaginip ko, maraming aswang ang makikita mamayang alas 12 ng gabi. Kapag hindi ko po sila sinabihan, hindi po sila makakapaganda eh. Baka mapahamak po sila. Pre, tama ang ginawa ng anak mo. Maniwala man sila o hindi, ang mahalaga, nagbigay ng babala si Simon. Huwag ka mag-alala, Simon. Naniniwala ako sa'yo. Para ka naman timang eh. Kinukonsinti mo pa. E paano kung yun talaga yung misyon ni Simon? Tingnan mo yung anak mo, gustong-gusto niya yung ginagawa niya. Bakit hindi mo nalang suportahan? Inako naman pre, ang kulit mo. Delikado nga eh. E nandito naman tayo para protektaan siya. Nag-aaway po ba kayo? Hindi kami nag-aaway, inaanak. Ipinapaliwanag ko lang sa papa mo. Kasi kakain ng mani yung papa mo eh. Naguguluan na siya. Inusenteng tumingin ng batang si Simon sa kanyang ama na mukhang nag-aalala. Hinawakan ng bata ang kamay ni Francis. Papa, alam ko po bata pa po ako. Pero sa palagay ko po, may mission po talaga ako na pinapagawa sa akin si Papa Jesus. Sana po payagan niyo na ako. Kailangan ko pong iligtas yung baryo natin eh, laban sa mga aswang. Napakamot na lamang sa ulo si Francis. Nag-aalangan pa rin siya sa kagustuhan ng bata. Pero wala siyang magawa. Sa huli ay napapayag na rin siya ng batang si Simon sa tulong ng pagsulsol ni Kaloy. O sige, sige. Papayagan na kita. Pero anak, ipangako mo sa akin ha, hindi ka lalakad na mag-isa. Dapat lagi mo kaming kasama ng ninong mo. Lahat din ang nakikita mo o nararamdaman, sasabi mo kaagad sa akin. Ha? Hindi pa tapos magsalita si Francis nang biglang may tinuro na ang bata. Kahit medyo madilim na ay natanong pa rin nila ang isang babae na nasa kabilang kanto. Papa, yung babaeng yun, aswang po yun. Tara pre, bilis! Binitbit ni Francis ang batang si Simon at saka nilapitan nila ang babae. Pagharap pa lang ng babae, takot na itong natumba nang makita na si Simon. Nanginginig ang babae, halos maihi-ihi na rin yon sa takot. Ibinaba ni Francis ang kanyang anak. Nagulat sila nang lapitan ni Simon ang babae na nakaupo na sa semento. Bakit ka natatakot? Aswang ka ano? Gustong magsalita ng babae ngunit tila may nakabara sa lalamunan nito. Sumagot ka! Ano, aswang ka ba? Hindi nagsalita ang babaeng yon. Maya-maya lamang, nagtangka na itong tumakas. Gumapang ang babae. Kaso, hindi pa ito nakakalayo. Isang palaso ang tumarak sa ulo nito. Agad na kinuha ni Francis ang kanyang anak para takpan ang mata nito. Maging sila kasi ay nagulat sa nangyari. Pagtingin nila sa di kalayuan, nakita nila ang isang lalaki. Mga nasa edad 50 na yata. May mga uban na ang buhok pero malakas-lakas pa rin. Sa tindig at pormahan ng lalaki, ramdam nila na albularyo yon. Ayos lang ba kaya? Isa-isa silang tiningnan nun at tumigil ang tingin ito kay Simon. Sandali. Ikaw,
Ikaw na bata ka. Inila ni Francis ang kanyang anak at napayakap naman ang bata sa hita niya. Sino kayo? Ano ang kailangan niyo sa anak ko? Hindi. Hindi. Huwag ka matakot. Hindi ako masamang tao. Ang pangalan ko ay Pablo. Isa akong albularyo na tumutugis ng aswang. Wala akong nais itanong sa kanya. Bata, may nais lang ako itanong sa kanya. Bata, may nagpakita sa iyong matandang babae na mukhang mayaman na laging nakangiti. Meron po. Bakit po? Lumapad ang ngiti ng bata. Ito nga. Ikaw nga ay tinakdang pangontra sa mga aswang. Sandali. Kilala niyo po ang anak ko? Nakangiting binalingan sila ng tingin ng albularyong si Pablo. Maswerte ka. Dahil ang anak mong ito ang magiging daan para maging mapayapa ang ating baryo. Yan ang kanyang misyon. May alam kayo sa kakayahan ng anak ko? Sa katunayan eh, hindi pa siya napipili. Alam ko na yon ang kakayahan ng batang itatakda. Dahil yon ang nakasulat sa propesiya ng mga albularyo. Isang batang musmos ang magiging instrumento ng Diyos laban sa kasamaan. Eh, Manong, mawalang galang na po, maistorbo ko po yung pagsasalitaan nyo. Yung sipon nyo po, natulo. Sandaling natigil ang pagkasabik at tuwa ng albularyo. Nagpunas muna yon sa kanyang ilong. Pasensya na. Ilang gabi na kasi akong naghahanap ng aswang kaya ako sinisipon eh. Kakampi ka ba namin? Anak, hindi na kalaban na matandang yan? Tiningnan ng maigi ni Simon ang matandang si Pablo. Sa halip na matakot, nagpakarga pa yon sa matanda. Aba, ang bigat mo naman. Pero mas mabigat pa rin yung anak kong pabigat. Eh pre, mukhang alam talaga ni Simon kung sino yung mga masama at hindi. Kaya huwag ka na mabahala. Kakampi natin yan. Kahit na sipunin. Ibinaba ng albularyo ang bata. Bumalik ito sa pagiging seryoso. Iho, maaari tayong magtulungan para matigil na ang pambibiktima ng mga aswang. Sasama ko kayo sa laban. Pero kailangan nating isama ang batang ito sa mga lakad natin. Eh ano po ba talagang meron sa anak ko? Ang kanyang buong pagkatao ay nilikha na likas na pangontra sa mga aswang. Pinaniniwala ang mas mahina ang aswang kapag nasa paligid nila itong batang ito. Kagaya na lamang ng aswang na yan, wala siyang nagawa ng dahil sa iyong anak. Sabi po sa inyo, Papay, may powers po ako eh. Lalabanan ko yung mga aswang. Huminga ng malalim si Francis. Mukhang wala na talaga siyang magagawa para pigilan ang kapalaran ng kanyang anak. May pag-asa pa bang maging normal ang buhay niya sa kasalukuyan? Ngumiti ang albularyo at hinaplos ang ulo ng bata. Kapag natapos niya ang misyon, siya ay mamumuhay na normal na kagaya ng pangkaraniwang bata. Ay, tara! Tulungan niyo akong dalhin ito sa barangay nang sa ganun ay maipakita na natin to sa mga tao. This oras na ng gabi na magtipon-tipon ang mga tao sa tapat ng barangay. Kahit wala roon si Kapitan Chavez, binuksan ang barangay para formal na ipakita kung paano sunugin ang bangkay ng aswang. Halo-halong reaksyon ang maririnig. Mayroong mga galit, may mga natatakot, at may ilang sabik na sabik na nakapas lang din ng aswang. Sinunog at inabo ang bangkay ng babaeng yon. Habang nangyayari yon, napansin ni Francis na tila nakasilip si Kapitan sa gilid ng halamanan. Pansamantalang iniwan ni Francis ang bata kay Kaloy at pinuntahan ang kinaroroonan ng Kapitan. Naabutan yun ni Francis. Napatigil naman ang Kapitan habang sila ay nasa daan. Sandali lang, Kapitan! Dahan-dahang humarap si Kapitan Chavez. Totoo bang nagbakasyon ka? O baka nagtatago ka lang? Anong sinasabi mo? Hindi kita maintindihan! Aswang ka, no? Ikinagulat ng Kapitan ang sinabi ni Francis. Pero nagmaang-maangang pa rin ito. Nababaliw ka na ba? Paano mo naman? May kakayahang makatukoy ng aswang ang anak ko. At alam kong kaya katakot na takot nung una mo siyang makita ay dahil mahina ang mga aswang kapag nasa paligid ng anak ko. Kapitan, alam kong aswang ka.
Huwag ka nang magmaang-maangan. Ngumiti ng nakakaloko ang kapitan at parabang wala na itong pakialam sa nalaman ni Francis. Sige, aswan ako. Eh ano naman ngayon? Matatapos kayong lahat kapag tinuloy nyo pa rin ang mga gusto ninyo. Tandaan mo, sisimuan ang buhay na pangontra sa inyong lahat. Kung gusto nyo pang mabuhay, hayaan nyo maging payapa ang baryong to. Bakit? Tinatakot pa ba ka? Hindi. Hindi kita tinatakot. Binibigyan kita ng pagpipilian. Dahil umaasa ako na kayo mga aswang ay marunong ding umunawa. Pag-isipan mo sinasabi ko, Kapitan. Galit na ang taong bayan sa inyo. Magsisisi kayo kapag hindi kayo tumigil. Huwag kang masyadong bilib sa anak mo. Bata lang siya. Wala siyang sariling isip. Ano mang oras, kaya ko siyang burahin sa mundong ito. Hoy, kung kaya mo makalapit sa kanya, baka pwede pa ako mabahala. Pero alam natin pareho na hindi mo kaya. Kaya sabihin mo sa mga kasama mong aswang, isa-isa silang mamamatay kung hindi sila titigil. Galit na galit ang mukha ni Kapitan Chavez sa mga sandaling yon. Alam ni Kapitan na ang mga sinasabi ni Francis ay puro katotohanan. Na isang malaking problema nga talaga sa kanila ang batang si Simon. Naglakad palayo ang kapitan. Nakaingari ng maluwag si Francis nang mawala na sa paningin niya yon. Hindi niya inakala na kakayanin niyang makipag-usap sa isang aswang nang walang kasama. Nang bumalik na sa barangay, malapit ang maging abo ang bangkay ng babaeng aswang. Pagkatapos noon, umuwi na rin ang mga residente para maganda sa sinasabi ni Simon na pagdating ng mga aswang. Lumipas ang gabing yon nang walang nangyayaring paglusob ng mga aswang. Tila nakinig si Kapitan Chavez sa paalala ni Francis. Mula nang may mapatay na aswang sa kanilang baryo, tuluyin ang nalaman ng lahat ang tungkol sa kakayahan ng batang si Simon. Dahil dito, mas naging maingat si Francis at Jessa para sa kanilang anak. Francis, mahal, tama ba na isama niyo pa si Simon sa lakad ninyo? Masyado pang bata ang anak natin para makita ng kaguluhan. Hinaplos ni Francis ang pisngi na nag-aalala niyang asawa. Mahal, ito ang misyon sa kanya ng Diyos, ang protektahan ng mga tao. Huwag ka mag-alala. Marami ang poprotekta sa anak natin. Tayo, ako, kami ni Kaloy at Ma'am Pablo. Nag-aalala lang kasi ako. Baka mapano kayo sa pupuntahan ninyo? Kailangan namin itong gawin. Hindi sila natuloy sa paglusob nila, kaya nasisiguro namin na meron silang binabalak. Kagaya na lang ng sinabi ng anak natin, may bago siyang pangitain. Mas delikado kung wala kaming gagawin. Basta ha, umuwi kayo ng ligtas. Hinalikan ni Francis ang kanyang asawa sa labi at saka nagpaalam. Hinalikan naman ni Jessa sa noo ang batang si Simon. Anak, mag-iingat ka ha. Kagalingan ko po, Mama. Naglakad na sila paalis noong hapon na yon. Apat silang magkakasama. Wala silang isinamang iba dahil mababawasan ang magbabantay sa kanilang baryo. Isang lugar ang kanilang pupuntahan base kay Mang Pablo. Ang lugar daw na yon ay hinihinalang pinapasyala ng ilang aswang, lalo na kung gabi. Balot na makapal na damit ang batang si Simon, habang si Francis at si Kaloy ay nakasando lang. May mga nakasukbit na itak at pana sa kanilang likuran. Ang albularyo namang si Mang Pablo ay binitbit na ang lahat ng kanyang kagamitan laban sa mga aswang. Mang Pablo, malayo pa ba tayo? Maggagabi na. Hindi ba delikado sa daan? Lalo pat kasama natin itong anak ko. Francis, dapat nga hindi ka matakot dahil kasama natin ang anak mo. Walang aswang na lalapit sa atin hanggang nandito siya. Kaya konting tiis na lang. Malapit-lapit na rin tayo. Huminto sila sa paglalakad nang may maramdamang presensya si Simon. Sandali itong lumingon-lingon sa paligid na tila ba may hinahanap. Bakit anak? May nararamdaman ka ba? Papa, dito. Kailangan natin pumasok dyan. May nararamdaman akong aswang dyan eh.
Nagkatinginan si Francis, Caloy at Ma'am Pablo. Tanging pagtango lang ang naging tugon nila sa isa't isa. Masuka lang kanilang dinaanan. Ayaw na ayaw ni Francis na dumaan sa gubat kapag gabi, pero wala siyang magagawa. Doon ang direksyon na itinuro ng kanyang anak. Ma'am Pablo, lumalayo na ba tayo sa pupuntahan talaga natin? Eh, sundin na lang natin ang bata. Pagkatapos lang ng ilang minutong paglalakad at paghawak sa mga buhay na halaman na nakaharang, may natanaw na rin silang liwanag. May baryo silang natanaw. Huminto sila saglit. Anak, baryo ba ng mga aswang yan? Hindi po. Pero nararamdaman ko po na mayroong mga aswang po dyan. Nagpapanggap lang po silang tao. Kailangan na po nating mag-ingat. Ihanda niyo ang sarili niyo. Hindi kayo sanay sa ganito, pero kailangan niyong tibayan ang loob niyo. Tumango lang ang dalawa sa sinabi ng albularyo. Nauna na si Ma'am Pablo sa paglalakad dahil may mga normal na tao rin naman sa kanilang pupuntahan. Hindi na muna sila bumunot ng kanilang mga itak. Magpapanggap na muna sila bilang mga magsasaka. Nang nasa bungad na sila ng baryo, ay ramdam agad nila ang tila nagkakasiyahang mga tao. May okasyon kasi roon sa gabing yon. Normal lang sila na kumilos. Pasimple nilang hinahanap ang aswang na sinasabi ni Simon. Habang naglalakad na sila, nakita nila ang mga taong nagsasayawan sa loob ng malawak na bakuran. Ilan sa mga naroon ang napatingin sa kanila. Napansin na lang nila na may isang lalaki roon na nanlaki ang mga mata na makita sila. Papa, yung lalaki pong yun, aswang! Tara na, bilis! Nagtatakang ibang tao kung bakit sila nagmamadali. Pero hindi na nila yung pinansin. Mas pinagtuunan nila ang lalaking lumihis ng direksyon. Dumaan yon sa isang iskinita na may kadiliman. Kaya naman, napilitan na silang gamitin ang daladala nilang lampara. Malapit na nilang maabutan ng aswang ng tirahin ni Ma'am Pablo ng palaso ang lalaking yon. Tinamaan ang lalaki sa balikat. Gusto pa nitong tumakas pero takot na takot itong nakatingin kay Simon. Buena mano ka, pare! Ikaw bata ka. Ikaw ang sinasabi nilang buhay na pangontra. Totoong balita na mahina ang aswang kapag nandiyan ka. Hindi ako makatayo. Buisit! Hindi ka na talaga makakatayo habang buhay. Ma'am Pablo, tapusin mo na yan. Ngumisi lang ang albularyo. Hindi kami ang magiging problema nyo rito, kundi ang mga kapwa ninyo. Tumarak na ang isang palaso sa noo ng lalaki, kung kaya't agad na rin itong bumulagta. Nasisiguro ko na hindi lang ito nag-iisa. Marami pa. Pero huwag kayong mag-alala. Walang aswang na makakapalag sa atin hanggat kasama natin ang batang si Simon. Hinawakan ni Ma'am Pablo sa ulo ang bata. Kampanteng-kampante sila noong gabing yon. Ang hindi nila alam, hindi talaga mga aswang ang magiging problema nila. Nagpatuloy ang apat. Lumabas sila ng iskinita na parabang wala lang nangyari. Marami pang nararamdaman si Simon sa mga pagkakataon na yon. Napatigil nga sila sa tapat ng isang bahay. Mula sa loob ay naririnig nila ang mga tawanan. At base sa batang si Simon, lahat ng naroon ay puro aswang. Manda ka, Caloy. Marami yan. E ano bang gagawin natin? Pagsipa ko ng pinto, ibubungat kagad natin ang bata para hindi sila makatakas. Sabay-saka natin sila tatarakan ng palaso isa-isa. Ano, kaya ba? Kaya ko. Ikaw, Caloy? Siguro. Pumorma na si Ma'am Pablo sa pintuan ng bahay. Nasa gilid ng albularyo ang batang si Simon noong mga sandaling yon. Pagsipa ni Ma'am Pablo sa pinto, nagulat ang mga nasa loob. May hawak na mga baraha ang mga yon. Pagkakita pa lang nila sa bata, nataranta na kagad sila. Nag-uunahan ang mga yon sa bintana. Pero dahil hindi sila magkasya ng sabay-sabay, sinamantalan na nila Francis ang pagkakataon. Pinana nila ang mga yon sa ulo hanggang sa humilata na. Sinubukan pa ng isang aswang na malapitan si Simon, pero hindi na rin ito nakaabot. O diba, ganito kasimple. Hindi natin ito magagawa kung hindi natin kasama si Simon.
Papa, tingnan niyo po sa labas. Paglingon nila ay may isang lalaki ang nakakita sa kanilang ginawa. Papanahin sana ni Kaloy pero pinigilan siya ng bata. Hindi po siya aswang. Tumakbo ang lalaki na takot na takot. Hinayaan na lang nila yon pero masama ang kutob ni Francis. Ma'am Pablo, mukhang totoo ngang hindi talaga aswang ang magiging problema natin ha. Kailangan na muna nating magtago. Palagay ko, kakampi ng mga aswang ang mga tao rito? Yun ang pakaramdam ko. Masyado tayo nakatuon sa mga aswang. Bilis! Bilis! Sumuot sila sa madilim na silong ng bahay. Tahimik lamang silang pinakikiramdaman ng paligid. Nawala na rin ang maiingay na tunog na sa palagay nila. Naalaman na ng iba ang ginagawa nila. Ilang saglit lang, may mga narinig na silang mga nagsisigawan. Natuklasan na ang pagpatay sa mga aswang. May narinig din silang isang pamilyar na boses. Tinig ng isang kapitan. Ang kapitan na ilang taon silang niloko at nagpanggap na tao. Nandito sila! Hanapin niyo sila! Nararamdaman ko ang presensya ng walang yang batang yon! Nandito lang sila! Hinintay na muna nilang makaalis sa mga yon bago sila lumabas. Kailangan nilang lumipat ng pwesto. Tatawid na sana sila sa kabilang banda ng kabahayan pero bigla na lang silang hinarang ng apat na lalaki. May dalang mga mahahabang baril ang mga yon. Maging ang batang si Simon ay kinabahan na rin. Papa, hindi po sila mga aswang eh. Nakangiti ang mga lalaki. Mas lalo silang kinabahan nang itutok ng mga yon ang mga baril. Ibabaan niyo ang mga hawak niyo. Kung hindi, magtatalsikan ang mga utak niyo sa lupa. Nagdadalawang isip pa silang tatlo. Alam nila na kapag ginawa nila yon ay mas ikapapahamak nila. Ayaw niyo makinig. Idadamay ko tong bata. Wag! Ibababa na namin. Huwag niyo lang idamay ang bata. Marahang hinubad nila Francis ang kanilang mga dalang gamit. Ikinatuwa naman yun ng mga lalaki. Punin niyo yung bata. Ilayo niyo yan dito para makakilos na maayos sila Chavez. Yan lang naman ang pinagmamalaki ng mga ito eh. Biglang hinablot ng isa pang lalaki ang batang si Simon. Wala nang nagawa si Francis nang awatin siya ni Ma'am Pablo. Huwag kang mabahala. Nararamdaman kong hindi siya mapapahamak. Hindi mapapahamak? Kita mo naman kung ano itsura ng mga yan. Anong katangahan naman kasi ang iniisip nyo? At bakit kayo nagpunta rito? Masyado kayong dumipende sa batang yan eh, bata lang naman yan. Tingnan nyo, wala na siya rito. Tingin nyo may laban pa kayo kina Chavez? Eh mga aswang yun. Bakit kayo nakikipagkaibigan sa mga aswang? Nakikipagkaibigan? Hindi naman sila kaibigan eh. Kami lang ang taga-supply sa kanila ng pagkain. Huhuli kami ng tao, babayaran nila kami. E di, ganun lang kasimple. Negosyo lang to, walang personalan. Nakikiusap ako sa inyo. Huwag niyo sasaktan ng anak ko. E di ba wala namang aswang ng makakalapit sa kanya? Bakit ka nag-aalala? Ah, kasi aswang lang ang hindi siya pwedeng saktan. Pero pwede siyang saktan ng isang tao lang ano? Subukan mo lang saktan ng anak ko. Kundi papatayin kita, kahit ang kaluluwa mo. Pre, kalma. Mamamatay tayo agad sa ginagawa mo eh. Kasalanan mo yan. Bata pang anak mo, sinasabak ko na sa katangahan mo eh. Oh, nandiyan na pala sila Chavez. Nagtayuan ang balahibo ni Francis nang makita ang galit na mukha ni Kapitan Chavez. Paglapit pa lang nito, ay sinakal siya at isang malakas na sampal ang binigay nito kay Francis. Sa lakas ng pagkakasampal ay natumba pa ito sa gilid. Ibang-iba na ang itsura ni Kapitan Chavez ng mga oras na yon. Kulubot na ang mukha at maraming buhok ang braso. Lakas ng loob niyong pagpapatayin ng mga kasamahan ko. Ngayon, nasa na ang tapang ninyo? Wala lang batang yon. Wala na rin kayong magagawa. Kaya, kunin niyo ang tatlong ito. Umalis na tayo rito at dalhin sila sa kuta. May kakainin tayo ngayong gabi. Hinawakan na sa magkabilang braso sila Francis. Chavez, yung bayad mo, pag makalimutan, tatlo yan. Nasaan ang bayad mo? Ibibigay ko sa iyo mamaya. Dadalhin ko lang ang mga ito. Chavez, kapag mamayang alas 12, wala pang bayad. Pasensyaan tayo ha. Ayaw ko nang hindi marunong tumapad sa usapan. Hindi na nagsalita ang aswang na kapitan.
Naglakad na rin ang mga yon na bit-bit sila Francis. Mahiluhilo pa si Francis noong mga sandaling yon, pero walang ibang tumatakbo sa utak niya kung hindi ang kanyang anak na si Simon. Walang paglagyan ang kanyang pag-aalala. Habang lumilipas ang mga sandali, pakiramdam niya ay nasa panganib si Simon. Wala na silang kalaban-laban nun. Lahat ng kanilang gamit ay iniwan na nila. Tanging ang mga sarili na lamang nila ang kanilang daladala. Halos makaladkad na sila Francis dahil sa marahas sa paghila sa kanila ng mga aswang. Nagkanda sugat-sugat na rin ang kanilang mga braso dahil sa gasgas sa mga halamang may tinik. Makalipas lang ang mahigit kalahating oras, narating na rin nila ang sinasabing kuta ng mga aswang. May isang lumang bahay na naroon at doon sila ipinasok. Sa bahay na yon ay may basement. Ibinaba sila roon habang nakatakip na ang kanilang mga mata ng itim na tela. Ang tangin na lang nilang naririnig ay ang mga boses ng mga aswang na naroroon. Na parabang gusto na kagad silang lapain ang buhay. Itinulak sila sa isang silid. Sumubsob pa si Kaloy at Francis sa sahig dahil doon. Tinanggal ang kanilang takip sa mga mata at saka sila iginapos. Pakawalan niyo kami rito! Hoy! Malakas na isinarado ang pinto. Dinig pa nila ang kalansing ng kadena at kandado sa labas. Pre, ano nang gagawin natin? Hihintayin na lang ba natin kung anong magiging putahe tayo? Ayoko maging sisig, pre. Maging bupis ka na lang kaya. Kailangan na natin makaisip ng paraan. Kung hindi tayo makakalis dito, katapusan na talaga natin. Eh pero paano? Wala tayong gamit. Wala rin tayong malalabasan sa kwartong to. Tapos, nakagapos pa tayo. Pre, kalmaan mo lang. Hindi ka makakapag-isip kung natataranta ka eh. Eh paanong hindi ako magiging ganito? Nahiwalay sa akin ang anak ko. Bumuntong hiningan na lamang si Francis. Napapailing na lamang ang lalaki at bahagyang napapaiyak. Ma'am Pablo, wala na ba kayong ibang alam na paraan para makatakas tayo? Malungkot na umiling-iling ang albularyo. Maging ito ay nawawalan na rin ng pag-asa. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa kanilang tatlo. Wala silang ibang magawa kundi maghintay na lamang kung ano ang mga susunod na mangyayari. Napangat sila ng tingin nang maramdamang bumukas ang pinto ng silid na yon. Pumasok si Kapitan Chavez. Nakaanyong tao ito sa mga sandaling yon. Pero amoy na amoy ang pagiging malansa nito. Ah, sino sa inyo ang gustong maging pulutan namin? Ikaw, Francis? Banas na banas ako sa iyo eh. Ikaw kaya gawin kong pulutan ngayon? Yung pipira-pirasuin ko yung katawan mo tapos gagawing battle fight. Ay, mawalang galang na, Kapitan. Pero budol fight po ang tawag doon. Budol fight. Nung pinagsasabihin yung battle fight. He, manayimik ka. Ikaw ba si Francis? Eh, para sa kaalaman mo, ako si Kaloy. Sa inis ng Kapitan ay binalingan ito si Kaloy. Dinakman ito ang baba ni Kaloy at iniangat ng pwersahan. Masyado kang madaldala. Mas maganda yatang gawing bopis yung dila mo eh. O mas mainam sigurong ipakain na lang kita ng buhay sa mga kabaro kong aswang, ha? Eh di pakain mo. Nang mahawa kayo sa sakit ko. Heh, may sakit pa naman akong malala. Walang tanga na maloloko mo rito. Kung may sakit ka man, hindi kami mahahawa dahil aswang kami. Tanggalin nyo na nga to. Ilaga na to para mapira-piraso na kagad. Sandali! Napatingin si Kapitan Chavez sa matandang si Pablo. Nakasalubong ang kilay nitong lumapit sa albularyo. Ah, ikaw nga pala yung pahamak na albularyo. Bakit? Gusto mo rin bang sumama? Bulok na yung laman loob mo eh. Pwede kang gawing lechon. Itigil mo na ito, Chavez. Ha? May panahon pa para magbalik loob kayo sa Diyos. Hindi pa huli ang lahat. Aliw ka ba? Diyos ang pinagsasabi mo. Wala kaming Diyos. Isang malakas na sampal ang natamo na matandang albularyo. Nakaramdam naman ng awa si Francis, pero sa kasamaang palad, wala rin naman siyang magawa. Huwag mo na silang saktan. Ako na lang. Tutal, ako naman ang ama ng batang Dylan kung bakit kayo nabulilyaso eh. Tama ka. May punto ka, Francis. Pero
Huwag ka magmadali kasi ikaw din naman ang susunod sa kanila eh. Bigla na lamang silang nakarinig ng iyakan ng mga bata sa kabilang silid. Sumilay ang nakakalokong ngiti ni Kapitan Chavez sabay sabing, "Heh, nakarating na pala mga bagong pagkain. Mga batang sariwa." Walang iya ka talaga. Pati bata dinadamay mo. Kayong nadamay. Kasi mga bata lang naman talaga ang gusto namin. Sila ang may mga sariwang laman. Nakikiskisan sa galit ang mga bagang ni Francis. Kung makakawala lamang siya, baka pinatay na niya ang kapitan kahit paaswang ito. Ilabas yun na lang itong tatlong ita. Sabay-sabay na lang natin gawin putahe. Bukas ng umaga, isunod ang mga bata para sa karawan. Ilabas na yan, bilis! Nauna nang naglakad ang kapitan palabas ng silid. Tinanggal ang pagkakagapos nila. Malalaking tao ang bumitbit sa kanila. Kaya kahit na magpumigla sila, ay hindi rin naman sila uubra. Dinala sila sa muluwang na espasyo. Napapagitnaan ang parting yon ng mga aswang sa paligid. May nakatusok na malaking kawayan sa gitna na siyang pinagtalian ulit ng tatlo. Unahin nyo na yung isa, yung pangit. Hoy, mga pangit ka sa akin. Ako may asawa, ikaw wala. Pre, manahimik ka na kasi. Ikaw tuloy uunahin. Kinuha na ng mga yun si Kaloy. Apat na tao ang pwersang nagpahiga sa lalaki sa mahabang lamesa na amoy bulok. Eto na ba yun? Tatantarin nyo na ba ako? Akala ko ba ilalagaan nyo muna ako? Mga taksil naman kayo, oh. Nakikita mo yung mga aswang na yan? 5 araw nang hindi kumakain ng mga yan. Ipapakain kita sa kanila ng buhay. Ha? Wag! Gusto ko pang makita asawa ko. Gusto ko pang magkaanak. Chavez, ako na lang kasi ang kunahin mo. Total, bulok naman na mga laman loob ko. Ang kulit mong matanda ka. Mag-imi ka na nga dyan. Pumesto na si Kapitan Chavez sa gitna. Mga kabaro kong aswang, meron akong palaro sa inyo. Kung sino ang unang mananalo, siya ang unang makakagat sa lalaking yan. Naghiyawan ang mga aswang na naroon. Habang si Kaloy naman ay kaunting-kaunti na lang ay maiihi na sa takot. Wow! Nagawa mo pa talaga akong gawing premyo, ha? Pre, tandaan mo, hindi kita makakalimutan. Yun na lamang ang nasabi ni Francis. Masakit mang isipin, ngunit sa tingin niya ay doon na nga magtatapos ang buhay ng kanyang kaibigan. Francis, umigit ka na lang kapag nilabanan nila ako, ha? Ayoko makita mo kong nahihirapan. Pakisabi sa asawa ko, mahal na mahal ko siya. At ako ang kumupit ng pera niya nung nakaraan. Pakisabi din sa inaanak ko, mahal ko siya. Kahit hindi ako nakakapagbigay ng regalo sa kanya tuwing Pasko. Patawarin niyo ako kung wala akong magawa. Huwag na po kayo humingi ng tawad. Kayo rin naman po susunod dito eh. Nanahimik na ang tatlo. Sinimulan naman ni Kapitan Chavez ang paghahanap ng papatol sa kanyang pakulo. 5 aswang kagad ang nakisali. Kung sino mang mananalo, makakatikim kagad ng laman. Kaya galingan niya. Ipapaliwanag na sana ng kapitan ang patakaran ng laro nang biglang makaramdam sila na merong mga paparating. Sandali silang napatigil. Nakatinginan ng mga aswang. Maging sila Francis at Kaloy ay nagtataka rin. Kapitan, may paparating! Ilang sandali lang, lumitaw na lamang mula sa dilim ang mga armadong lalaki. Nung una'y ngumiti pa si Kapitan Chavez dahil inakala nitong ayos lamang ang lahat. Pero nagulat ang kapitan nang makitang may galit sa muka ang leader ng mga yon. Romulo, napasyal ka yata sa kutaan namin. Gusto nyo na rin bang maging aswang? Hindi, biro lang. Yung bayad ba? Wala pa namang alas 12 ah. Wala na akong pakialam sa bayad. Pakawalan mo ang anak ko na isinama mo sa mga binihag mong bata. Pabalik-balik ang tingin nila Francis kay kapitan at sa mga lalaking armado. Naguguluhan na rin sila. Pakiramdam nila ay magkakaroon talaga ng gulo. Pasensya ka na. Pero sa amin sa amin na. Hindi na namin pwedeng pakawalan. O bakit? Papalagan nyo kami mga aswang? 6 lang kayo. Kaya nyo ba kami? Anong 6? Bobo ka ba magbilang?
Ito, pito kami, oh. Kasama namin ang batang kinatatakutan nyo. Lumabas mula sa likuran ng armadong lalaki ang batang si Simon. Nanlaki ang mata ni Kapitan Chavez at ang iba pang mga aswang. Agad na dumaloy sa kanila ang takot nang makita si Simon, ang batang itinuturing na buhay na pangontra. Anak! Simon! Ligtas po ako! Mababait po sila! Pinahawak nga po nila ako ng baril eh! Walang iya! Masamang umawak ng baril, anak! Magpupulasan sana mga aswang, pero para silang sinakitan ng ulo habang naroon ang batang si Simon. Nakaramdam ng pagkahilo mga aswang, kabilang naroon si Kapitan Chavez. Kapitan, pasensya ka na rin pero mas mahalaga sa akin ang anak ko eh. Kaya magpaalam ka na sa mundo. Niratrat na mga armadong lalaki ang mga aswang habang nanghihina ang mga yon. Walang nagawa ang mga kapitan at ang mga kasamahan nito. Bukas palad nilang sinalo ang mga bala hanggang sa isa-isa na silang nagkandamatay. Sa isang iglap, napulbo sa mga aswang na naroon. Mga tao na lamang ang natirang naroroon. Samantala, pinuntahan naman ng mga armadong lalaki ang mga nakakulong na bata. Lahat ng yun ay pinakawalan. Kasama roon ang anak ng armadong si Romulo. Kinalagan na rin si Francis at Caloy. Nakahinga na rin sila ng maluwag noong mga sandaling yon. Maraming salamat. Kung hindi dahil sa inyo, baka sisig na ako. Tumangulang sa kanya ang lalaking armado. Nawala na sa mukha ng lalaki ang pagiging maangas. Tulad ni Francis, puno ng pag-aalala ang mata nito para sa anak. Nang matiyak na patay na ang lahat ng aswang, nagpaalam na rin sila Francis sa mga armado na hindi niya inakala na malambot din pala ang puso pagdating sa mga bata. Walang napahamak sa kanila. Nakabalik sila ng matiwasay sa kanilang baryo. Dahil sa mabuting balita na dala nila, natuwa ang mga residente ng baryo. Kinabukasan ng umaga, si Mang Pablo na ang iniluklok na kapitan ng mga tao. Ayon kasi sa kanila, kailangan nila ng kapitan na talagang may kaalaman sa maraming bagay. Samantala, masaya rin naman si Francis para sa kanyang anak. Dahil sa wakas, natapos na rin ang problema ng baryo. Naibalik na rin ang ibang batang nawawala. Nasa bakuran lang sila noong umagang yon habang salo-salong kumakain. Nang biglang makita nila ang matandang mukhang mayaman sa labas. Pre, yung ali oh. Nakangiti ang ginang sa kanila. Masayang masaya ito. Naunang tumayo si Francis at Simon. Nilapitan nila ang matanda at kinausap. Kayo ba ang dahilan kung ano ngayon ang anak ko? Oo, ako nga. Lola, natapos ko na po yung misyon. Wala na po ba akong misyon na bago? Natawa ang matanda at tinaplo sa ulo si Simon. Iho, tapos na ang misyon mo. Wala ka nang gagawin kundi ang maging masaya bilang bata. Dahil sa iyong katapangan at pagmamahal sa mga tao, bibigyan kita ng kahilingan. Ano ang gusto mong hilingin? Sandaling nag-isip ang bata. Eh, gusto ko po sana ng kapatid eh. Nagtawanan sila ng mga sandaling yon. Hindi inakala ng lahat na maiisip yon ng batang si Simon. Nanay, maaari ko bang malaman kung sino po ba talaga kayo? Hindi na mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, nakamit ng muli ng baryong ito ang katahimikan. Sige na, ako ay aalis na. Ikaw, Simon, magpapakabait ka ha. Maging mabuti kang kuya sa iyong magiging kapatid. Ngumiti ang matanda at naglakad na rin siya palayo. Dumaan ang maraming araw, buwan at taon. Malaking pala isipan pa rin sa kanila kung sino ang matandang babaeng yon. Basta ang alam lamang nila, isang anghel ang matanda na bumaba mula pa sa langit. Wakas.